today's video, guys, is let's talk about paano nga ba kayo hahanap-hanapin ang isang lalaki pagdating sa loob ng kwarto. Kung nakagawa ako ng video last, recently, about paano mo nga bababaliwin ang isang babae para hanap-hanapin kanya. Hindi lahat ng lalaki ibinubunyag yung kanilang secret desire doon sa mga babaeng minamahal nila when it comes dun sa mga desire nila. At kahit na ang lahat ay may iba-ibang needs at may iba-ibang desire, meron talagang mga moves and attitudes na nagugustuhan ng lalaki at hinahanap-hanap na gawin sa kanila ng mga babae pagdating sa loob ng kwarto. Sa mga lalaki, kahit na kilala lang nila tayo for a while, napakadaling malaman o maintindihan ang libidos ng mga babae. At kung tutulungan nyo ang mga lalaki na maunawaan ito, igaguide nyo sila na maintindihan kayo. Gustong-gusto ng mga lalaki yan. Trust me, the man who really loves you would love to please you in every way possible. So, ano nga ba yung pwedeng makapagpa-wild sa kanya para mas hanap-hanapin kanya? Number one, hainan mo siya ng mga wild move mo. Gumawa ka ng mga unexpected. Gumawa ka ng mga signature moves mo na hindi niya makakalimutan agad. Another thing, offer the spice of variety. Like change and speed and position. Yung mga ganyang gawain ay panibagong experience yan sa kanya. Mapa, foreplay man yan or actual act. Kapag ka iba-iba yung ginagawa mo, unexpected talaga. At yung mga dahilan na yan, pwedeng magbigay sa kanya ng mataas na excitement. At mas lalong mabuhay yung kanyang senses. Another thing, don't be scared to be naughty. Huwag kang matakot kung ano yung gusto mong mangyari. Ilabas mo, pakita mo, sabihin mo sa kanya kung may mga naughty idea ka na pumapasok sa isip mo. Don't hold back when you are with your guy. Yes, naiintindihan ko na meron tayong mga pinipreserve na image doon sa mga kapartner natin. But of course, gusto rin nilang makita yung ibang side mo. Kung ang binubuo mong image sa kanya ay good girl image, okay lang na paminsan-minsan ay maging naughty ka. Once na merong pumasok sa isip mo, i-share mo yon sa kanya. Nagpapakita lang yon that you are really into him at gusto mo rin siya. Another thing, give him an eyeful. Anong ibig kong sabihin dito? Huwag kang susulpot sa kanya na nakahubad ka na. Kailangan may matira ka sa katawan mo na saplot na siya pa yung tipong magtatanggal nun. Kasi very arousing yan sa kanila. Yung 50% tanggalin mo na. Yung 50% hayaan mong siya ang magtanggal nun. Mas maganda nakaharap kayo sa mirror para nakikita ninyo yung mga sarili ninyo in action. Another thing, get rough. Yes, minsan gusto ng mga boys talaga. Yung tayo yung aggressive. And they will love it if you let him know na gusto mo rin yung ganun. Bring out the beast in him. Gawin mo siyang halimaw para mas manggigil siya sa'yo. Another thing, take over. Minsan gusto ng mga lalaki na nakahiga lang sila at kayo yung mga gumagawa nung gusto nila. Kayo yung nagtatrabaho. It's an ultimate fantasy for them. Isa yan sa pinakagustong gusto, for sure, ng mga husband or boyfriend ninyo. Last one, suotin mo yung favorite na lingerie niya. Pakita mo sa kanya na nagki-care ka by wearing his favorite lingerie. Isa yan sa nakaka-turn on sa kanila. Alam nyo guys, sa relasyon, napakalaki ng porsyento na kailangan yung compatibility kayo when it comes to bed. Maraming nasisirang relasyon kapag hindi na ibibigay yung pangangailangan ng bawat isa, especially sa mga lalaki. Kaya again, kahit na sa ganitong bagay, napaka-importante na open kayo sa communication para naiintindihan yung gusto at hindi ng bawat isa. So, yun lang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, pakibigyan lamang ako ng isang malaking thumbs up, comment down below. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe, huwag niyo po sanang kalimutan i-click ang ating subscribe button. Diyan po sa baba, libre po iyan. Once again guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!